Hi guys, ako po si TP. Ang DH ng mga DH na future unicorn na may pakpak ng butterfly at tumutot ng rainbow na may world peace with a hint of cinnamon. Obviously, kagigising ko lang po. Pero naligo na ako. Naligo na po ako. Tapos, nandito ako ngayon sa hotel. Actually, hindi ko to hotel. Hotel po ito ni Sas. Eh, ang siste, magkaiba kami ng hotel. Akin yung mas mura. Tapos, nandito ako ngayon kasi susunduin ko siya. May lakad kasi kami mamaya. Anyway, kung matatandaan po ninyo, nung Biyernes, nagpunta kami dun sa, ano, sa PDP laban post-taking. Ano po ba yan? Ah, murder kasi ako ng pansit canton. Kuya, pwedeng, ano, pabigyan na agad ng coke. Ohon-ohon na po ako eh. Mamamatay na po ako saglit na lang pag hindi ako binigyan ng coke. Alright. So, pumunta kami sa, ano, yes sir. Pumunta kami sa, ano, PDP laban Eklavo sa Plaza Independencia. Tapos, nananahimik lang naman kami doon. Parang alam yung general ano gesture of support. Kasi kahit pa paano, administration party pa din yung PDP laban. So, alam mo yun, supporta lang. Tapos, ang MOCHA, hindi man nga lang nag-oath-taking doon. Inireport ng CNN na tatakbo daw siya na senador according kay... Ano, according daw sa sabi ni Speaker Bebot Alvarez. So, ang eksena, parang... Ang pagkakaintindi ko na sa sinabi ni Speaker Bebot, gusto niyang patakbuhin si MOCHA. Hindi niya sinabi na tatakbo si MOCHA. Gets niyo? Magkaibang magkaiba po iyon. Tapos, pangalawa, inireport agad na breaking na tatakbo si MOCHA. Eh, hindi man lang tinatanong si MOCHA. Samantalang si MOCHA, katabi mismo ni Alvarez. Gets niyo? So, basically, atat na atat sila na humanap na ibabanat kay MOCHA. Ano yun? Para magkaroon ng engagement. Tapos kami ni Sas, ano, iritang-irita. Pati si MOCHA na, hindi naman iritang-irita si MOCHA, pero kami dalawa ni Sas, iritang-irita. Dahil alam namin na pag lumabas yung ganung balita, lilitsunin ang lola MOCHA mo. Mali eh. Tapos, ang kalitaw-litaw pala, hindi naman tatakbo ang MOCHA. Ano ba yan, kuya? Water, sir. Opo. Tsaka, ano kuya, coke, pingi. Sir? Coke po. Original or zero sugar? Yung maraming sugar. Tapos, asan ba tayo? So, hindi tatakbo ang MOCHA. Tapos, akala ko, mamatay na yung issue. Hindi, sinalsal pa ng sinalsal ng mainstream. Naglabas pa GMA, chuba-chuba. Kuya, ba't nyo kinuha? Akin din yan. Gusto ko rin yan. Ilagbigay mo lahat, libre naman yan eh. Babaunin ko na lang yung libre tubig dito. Okay. Kasi ginawa niya yung tubig ko. Ayan o. Mag-ilaw ka naman kuya sa 3,000 na nanonood. Hello. Andi na ako sa ano, Mandarin. Hindi po ako guest dito. Magsusundo lang ako. Anyway. So, akala namin mamatay na yung issue. Tapos sabi ko parang... Eh, sabi ko, gusto, ano, over-eager lang na reporter yan. Baka gusto gumawa ng pangalan, ganyan, no. Tapos sabi ko, sige, banata natin na isa. Pero, hayaan na natin. Pabayaan na natin yung reporter. Kasi ako, baka naman nagkamali lang din talaga. Ang problema, mga friends, sinalsal ng sinalsal yung issue na parang, ginamit nilang clickbait eh. Ang kachipan. Kachipan yung ginawa nila. Tapos, itong isang yung reporter mismo ng CNN, nag-post sa social media, sa kanyang social media account na pinapaliwanag niya na hindi, parang something like, hindi siya fake news kasi yun yung sabi ni Speaker Alvarez. Tapos, meron pa siyang hashtag, mga friends. Ang hashtag niya, translation for trolls. So lahat ng ang sinasabi ba niya, lahat ng nag-criticize sa CNN, trolls, lahat kayo, trolls, matatanggap niyo ba yun? Eh, putang yun na niya. So ito is si ano, si Dale GACASAN, Israel. Eto na ha, tangina, simple lang yan ha, basic rules of journalism, bago ka maglabas ng isang controversial, di lang, ayusin ko lang yung salamin. Ayan.
bago ka maglabas ng isang controversial na balita, kailangan i-cross-check mo muna. Make an extra phone call or two. Ganon kay... Eh, ito nga eh. Yun yung sabi rin sa Columbia ano, School of Journalism. Tapos, itong si Gacasan, si Israel, girl, hindi nga niya kailangan mag-phone call. Kailangan lang niya humakbang ng mga sampo para lumapit kay Mocha, tanungin mismo si Mocha kung tatakbo siya. Hindi ginawa. Eh, di ba sabi, real, ano parang, accurate journalism requires the verification of facts. Number one, alam mo na hindi PDP laban si Mocha. Number two, alam mo na PDP laban event yon. Number three, ibig sabihin, kung matatakbo doon, PDP laban senator. Eh, paano nga magiging senator ng PDP laban si Mocha? Eh, hindi nga pa, hindi naman siya nag-oath-taking. Diba? Nakaka-stress. So, gara palang salsalan yung ginawa na yon. Tapos ngayon, mag-aangas si puta, ano daw, translation for trolls daw. Eh, tangina mo. Kaya nawawala ng tiwala ang tao sa mainstream media dahil sa mga katulad mo. Tapos nung mga background check ko, ang putya, galing pala ng RAPPLER. Galing RAPPLER. Tapos, konti pang, ano, konti pang pag-alala. Sorry, may dumaan na pogi. Ayun na. Mukha siyang, ano, mukha siyang Korean novela. Kaya nawala ako, may dumaan na pogi. Alright, ata, ano na. So, sabi ko, kaya nawawala ng tiwala sa iyo yung, nawawala ng tiwala sa mainstream media. Kasi ang ginagawa ninyo, taga-parot. Question, eh kung ganyan lang din gagawin ninyo, taga-relay lang, nang walang verification, nang walang added value, eh ba't pa kami manunood sa inyo? Manood na lang kami ng Facebook Live. Ah, manood na lang kami ng Facebook Live at natapos na usapan, na anin pa namin kayo. Diba? Kaka-stress. Sabi ko, alam mo kasi ganito mga friends, in general, carry sa akin ng CNN Philippines. In fairness, fair magtanong si Pinky Web. Ang fair enough din sa akin na ano, fair din sa akin si Ina Andolong, si Claire Jiao. Carry sa akin si Claire Jiao. Hindi pro Duterte si Claire Jiao ha. Pero fair siyang magsulat kahit na nag-anti Duterte siya, okay lang. Okay lang. Pero putang ina, wag naman yung tatama kayo tapos aangasan niyo pa taong bayan. Tangina, hindi kayo nahiya. Hindi ko sinasabing si Ina, si Pinky o si Claire ha. Ang sinasabi ko, itong si Dale. Tangina mo. Diba? Do we deserve journalists like you? Tangina, gustong gumawa ng pangalan, gagawa na lang ng ano, bullshit. Huwag ganyan. Kung ako sa'yo, yung pinabili sa yung suka, dali mo na rin sa bahay mo. Dali mo sa bahay yung pinabili sa yung suka. Tapos, at ang matuloy-tuloy na yung paksiw. Kasi ikaw kasi parang ano kaya, pinabili ka lang ng suka, tapos napadaan ka ng Plaza Independencia. Tapos sabihin mo na parang, ay may event pala, sige makover na. Dito, oh my god, ang gwapo mga friends. Kasi kanina, hindi kasi ang dami-daming Koreano rito mga friends. Parang pag naglalakad rito, parang dumadaan yung Big Bang. Walang biro, may kwapo po talaga. Medyo may konting ano lang, tigidig dito. Yung may, ano, tagyawat. Pero kwapo. Alright. Tapos po, yung po mga nangungulit na tumakbo kong senador, hindi po mangyayari yun. Kasi po, ako po ay masyadong fresh. 34 years and a few months lang po ako by May 2019. So, hindi po ako eligible. Oh, sabi ko parang, oh, sabi ko sa iniisip ko yung mainstream, wow, sobrang legitimate ninyo, wow, ganyan. Oh, sobrang legitimate nyo pala, ba't kailangan nyo makiride on doon sa sikat ni Mocha? Diba? Tangin ha? Ano ba yan? Opo, kasi may ano talaga siya, may tigidig yung Koreano rito, pero maganda yung bone structure. Kasi in fairness mga friends, paghahanap kayo ng gwapo na boyfriend, tapos hindi kayo makadali ng gwapo, kumanap kayo nung medyo mapaparaanan para gumawa po. Pag may konting tigidig dyan, pero maayos naman ang bone structure, patulan nyo na. Kasi po, yung skin, naayos naman yan. Yung bone structure, hindi. Medyo maduguan po na
maduguan po na operasyon bago umayos ang bone structure. Yun po yun. Alright. So, question and answer po tayo. Then, ano, three questions. Ano ba yan, kuya? Yung macchiato? O sige, pakilagyan na lang din eh. Alright. Three questions. Ganyan palang kaliit yun. Yes. Sumorder ako ng kape. Hindi ko lang alam na ganun kaliit yung macchiato. Tingnan mo naman mga friends. Ganito palang kaliit yun. Naku po Diyos ko, napakaliit. Diba? Para po ako nasa Alice in Wonderland. Okay, tuloy natin. Hindi nga tatakbo ang kulit-kulit nyo. Gusto ko talagang kamalditahan mo, Tipi. Hindi mga friends, talaga pong maldita ako. Alam natin yan. Pero hindi ko kayo binobola. Wala tayong time for that. Kasi kayo mga, anyway, mabalik tayo. Finale na lang. Mabalik tayo sa usapan ng mainstream media. Kayo, nandiyan kayo. Professional kayo, kunwari. May 4 years kayo na training na pinangangalandakan ninyo. Eh, pahalataan ninyo na may training. Hindi yung mga ganyan na parang nakichismis lang sa kanto. Pucha. We deserve better. Nakaka-stress. Sabi ni Fatima Adel, nag-i-issue daw ba si Mocha ng official statement? Ay, hindi siya tatakbo. Girl, pumunta ka sa page ni Mocha. Nakakaloka ka. Alright. So, yun na lang po muna mga friends, ha. Ayokong paulit-ulit sa Facebook Live. So, again, ako po si TP, ang DH ng mga DH, so future unicorn na may pakpak ng butterfly at umuutot ng rainbow na amoy world peace with a hint of cinnamon, signing out.